What is up, Potatoes? What's up sa inyo mga patata? Bago natin simulan na naman yung video, guys, syempre mag-shoutout muna tayong mga tao. Shoutout kay Sir Darrell Manalili from United Kingdom. Ata yung flag na to. So, yun guys, no, umabot na pala tayo sa international shit, di ba? Shoutout din guys si Kanko, Aaron Josh B. Syempre, ride safe tayo palagi, guys, no? Shoutout din kay Joshua Salazar. Shoutout din kay Sir... Ito guys, medyo mahirap pa. So, kailangan natin pasahin. Kurt Not Kelnizerin Boreos. Ayun ko guys, sorry minurder ko yung YouTube name mo. Pero, shoutout sa'yo from Tondo, Manila. And yun guys, so thank you sa pag-support sa channel. And sana may mga natututunan ngayon bago. Tuloy natin. What is up, Potatoes? What's up sa inyo mga patata? So, syempre, nagbabalik na naman tayo sa panibago video. Ngayon guys, so magre-review tayo ng Mitsubishi Lancer L-Type. Kung mapapansin nyo, ito yun. Ayan, syempre Tudor guys. So itong kotse na to guys, parang ito na ata yung pinakaluma nating marerev. Pero isa sa pinakamaganda kong nakita nasa sakyan. So re-review natin. 1976 pa yung kotse, napakakintab. So yun, simulan natin guys, no. Tawagin na si Papi G yan. Pops, nakita ko yung sasakyan mo, pulang-pula, no. Para ang kintab, Pops, no. Kintab. Nakakuha ko na siya, ganyan din talaga eh. Pang ano ko talaga, pang daily ko na workhorse. Ito, saan ka nagtatrabaho, Pops? Actually, nag-work ako sa Shell sa Makati. Makati ang office ko. Layo, tapos ito ginagamit mo? Minsan, dinadala ko siya, pero anytime pwede siya i-drive talaga. Pang long drive, pang good siya. Pops, kwento mo lang ako kasi wala akong alam sa ganyan eh, no? 1976 pa, Pops? Yup, 1976, first gen Lancer, L-Type. Hindi ko alam guys, kasi syempre ako, Pops, halos lahat na re-review ko. Mga Civic, tsaka ano eh, Toyota eh, di ba? Pero ito, something new guys. Kung gusto nyong matutunan, gusto nyo malaman ng mga bago, panoorin yung video guys, so simulan natin. Spaceships, malupit na visuals kaya sobrang lit. We don't do cocaine, parang Cobain. Pero kapag maraming lines, sige okay. Matay check boobs gang, parang spaceship. Double cup, sabing lip, kaya sobrang lit. We don't do cocaine, parang Cobain. Pero kapag maraming lines, sige okay. Pull up sa aming right skirt skirt. Double cup para sa aming shooter. Panibagong banger, panibagong hater. Nagluluto ng rap kasi dami order, yeah. 20 ang aming trip. Psychedelic sa aming utak at sa aming grip. Gold pistol grip, yan ang aming drip. Dipping on myself, sauce whipping lang sa mothership, yeah. Kasama ko ang mga plug. Inabdak ko, shot ang mawalang palag. Di mo lang namalayan kasi suave ang galawan. Papunta ng kalawakan gamit ng ang kamalayan. Purple Pokemon days, kasama ko mga tunay kahit di na kami safe, yeah. 45s on my hip. Dripping kami lit, sip sipping tapos hit, yeah. Matay check boobs king, parang spaceship. Malupit na visuals, kaya sobrang lit. We don't do cocaine, parang Cobain. Pero kapag maraming lines, sige okay. Matay check boobs king, parang spaceship. Double cups. Anong complete model ng sasakyan natin? Mitsubishi Lancer 1976 L-Type, first generation. Ilan ba variant ng ganito, Pop? Pagkakaalam ko kasi, ano siya, parang variety siya. Basta 1970 siya nagsimula. Meron ng bar type, L-Type, basta marami siya. Ang pinaka napusuhan ko lang talaga is yung L-Type. Kasi una-una, rally days, L-Type talaga. The four-door one. Pero ito, more on into two doors naman ako. Pops, ito tanong ko ah. Di ba mahilig sa 2-door? Mm-hmm. Ba't di ka nag ano, EG o kaya EF? Magandang tanong yan, no? Oo, tama. Marami rin nagsasabi sa akin, ba't hindi na lang ako yung, yun nga, mas model, 90s na 2-door. Ano eh, para sa akin, sa classic, ano na siya eh, yung old school, classic na siya eh. Parang mas maganda yung dating niya sa, para sa akin sa kalye. Kumbaga, hindi naman sa comparison, pero kung may makita kang magkasabay na 2-door, na dalawang 2-door pala, EG or EF, EF din ang gusto ko. Approve ako sa EF. Ako rin guys, EF. So, kung dalawa sila, tapos may isang Lancer na 2-door, for me, ano ko, into classics talaga. Dito ka matitingin, no? Yeah, para sa akin. Para kasi ano siya, para siyang muscle car, no? Oh, kasabay niya yung mga Dodge Colt, mga Tudor din, pero din nga napagkakaman siya Mustang. Pero yung mga oldies, talagang sure na ano, L-Type 'yan, ang L-type. Ganda niyan, Lancer niyan. Meron ako niyan nung college, high school. 'Yun ang masarap. So 'yun, simulan natin sa exterior, guys, no? Mhm. Simulan natin sa harap. So anong meron dito sa harap natin, Papi?
Dito, makwento ko lang, nakuha ko kasi siya, kulang ko lang. Walang emblem, walang event. Tapos ito, pure black, so parang patay siya na titignan. So, ayun, owner's touches lang sa class. Siyempre, completing ng emblem, mga hood vents. Tapos, before, silver. Pero ang pinaka-proper kasi is yung dark gray, metallic gray. So, ayun, pinapinturahan ko lang sila real quick. Yun lang, tapos apron light. Mga kulang-kulang talaga siya before. Talagang binubuo lang talaga. Tapos, ayun, masarap sa feeling pag kompleto talaga. Sabi mo, masarap sa feeling yung ganyan, no? Mm-hmm. Masarap ba sa bulsa yung mga piyesa niya? Kapag nagbubuo kasi ng classic, siguro ang tip, kapag nandyan na yung piyesa, regardless the price, kung kaya mo tumawad or what, tawad ka, kunin mo na agad. Kasi medyo matagal ka na ulit makakita ng ganung parts. Eh. Kumbaga, rare talaga. Tapos i-consider mo yung rare sa super rare. Magkaiba talaga. Magkaiba. Pare, ito, magkano to isa? May presyo rin, no? May presyo. Hindi lang natin sasabihin, guys. No? Pero sa mga may alam sa L-type, alam na yan, no? Yeah. Talagang isa sa mga iconic na Fender mirror. Yung ganyan. So kanina guys, nung umupo ako, may kakaiba guys, so parang hindi ka nalilingon eh, no? Hindi ka na, kasi kapag pops, normal na kotse, di ba? Yung side mirror nakalagay dun sa pinto, di ba? Sa ganun guys, so lilingon ka pang ganyan. Pero ito, titingin ka na lang. Nasa peripheral vision agad eh, no? Hindi na kailangan lumingon eh, no? Diba, pag nakaganyan ka, titingin ka na lang talaga. Oh. Hindi ka nalilingon sa side mirror. Yun maganda dun guys. Tsaka malaki rin eh, no? Para sa old school na kita talaga. Kita body rin talaga ng gilid. No, kita bahay nyo dyan guys, no? So ilip kayo dyan. So Pops, ito tanong ko lang, curious ako. Bakit, ba't may Leon? Anong tawag dyan? Actually, kabayo siya, Pops. Ay, sorry, kabayo pala guys. No? Anong kwento niyan? Ba't ganyan emblem niyan? Hindi ko sure eh, pero alam ko yung Lancer is parang connected sa parang, yung parang horse fighting ata nila. Ah, okay. Lance ata is a weapon eh. Parang connected siya doon through siguro all these mga 60s. Tsaka Pops, ito napansin ko, yung bumbilya parang no? Bilog na bilog eh, no? Basta 70s, iconic ang bilog na headlight. Saka maganda rito, Pops, nagpapaklasik sa mga ganitong kotse yung chrome parts eh, no? Dapat makintab. Oo, sabi, yung iba kapag medyo naluma na, binablock to, siguro kayo, kung perspective nyo guys, kung black to, tapos chrome to, parang hindi masyado classic. Oh. Pero okay lang din yung build na gano'n. Depende naman yan sa owner talaga eh. Ayun, thumbs up pa rin sa mga DIY or what. Pero ang ganda kasi silver na silver, no? Ito yung nagpapaklasik talaga para sa akin, ha? Mm-hmm. 70s, usually chrome bumpers. 80s, nagsimula na yung mga urethane, mga plastic. Consider it as classic pa rin. Eto Pops, bakit ko may vents dyan? Yun talaga eh, kasama talaga siya nung factory na linabas eh. Nahirapan ako maghanap na ito. Katulad nga na sinabi ko kanina, pag nandiyan na yung part, regardless the price, kunin nyo guys. Pero ang stock na ito, Pops, carb type? Oo, kasi 70s talaga, lumabas naman ang mga stock ng mga 4G32, may carb type talaga. Ito kasi, pinandaily ko na, EFI na siya. Tire set natin, Pops, anong meron dito? Ang beefy, no? Yup, tire set ko, classic Mitsubishi ATS. Broken size, 13x7, 13x8 tayo doon para beefy. Tapos, proper tire size, 13x60x205. Anong kwento na ito, Pops? Paano mo na-acquire yan? Kasi medyo bihira nakakita niyan eh, no? Actually, ang kwento niyan, back 2017 kasi, binili ko yung una kong Starlet. And meron kami nung girlfriend ko na pinasukan na subdivision sa Valenzuela. Purpose mo talaga, kaya pumunta doon, is maghanap. Para tumingin, oo. Pa na rin na papasok sa subdivision. Basta Valenzuela yun, marami tayo old schooler din dyan. Mark, nakita ako itong magsatog, bulok. As in, bulok talaga, nasa lift pa. Hindi pa ganyan kulay. Hindi pa, restored na yan eh. Nakaangat na, nakapasok yung gulong, pero nakabato na. Nakatayo na sa bato. So kinatok ko yung... Kumatok ko mismo sa bahay. Yes. Sabi ko, sir, depende mo yung lipbox doon. Ganda nung pero bulok na, guys. Oo. So sabi niya, hindi na umaandar yan, Pero binibenta namin. So, 1-0. Oo, 1-0 na. Binibenta. Pops, tanong ko lang, may nakalagay for sale, wala? Wala pa rin. Ah, randomly lang talaga. Siguro mga early senior na siya, mga 65. Tinapangan mo lang? Oh. Randomly lang, di ba? Hindi, 1-0, binibenta. Sir, medyo bulok na siya yung kaha, so, X na ako dun sa lift box. Ang pinagtripan ko yung mag. Ah, pero kukunin mo talaga yung sasakyan? Hindi, kumbaga... Pang-entry mo lang rin? Counter lang. So sabi niya, okay lang naman na kung hindi ko
kukunin yung kotse. Sabi ko, sir, yung mags ba, pwede ko uwi na ngayon. Tapos sabi niya, oh, sige, pwede. Kung para naman magkapera daw siya. Sabi ko, sige sir, ano, tignan natin, kalasin natin. Eh, by 7, by 8, guys. So, maganda yung sukat. So, sabi niya, sige, 5,000-6,000 na lang. Ano yun? Kamusta yung presyo na 6,000? Okay na yun! Ano yung mukha mo nung sinabi 6,000, Bob? Ang mura naman. Talagang gusto lang ng pera ni father. Sabi ko sa kanya, sir, ang taas naman! Sabi ko sa kanya, sir, buwasan mo konti. Ano? Para pa ipan-date kami ng girlfriend ko at may pang-gas. Sabi niya, sige, kunin mo na 5,500. So, ayan na. Nakasukot na siya ngayon. Pero pina-restore mo? Restored dyan ng mga tropa natin. Ito boss, bakit may shell dyan? Ayan, dami nagtatanong kasi... yan. Actually, may emblem dyan dito. GSR. Eh, naisip ko, kahit di na ako kumuha, kasi gusto ko talaga maglagay ng shell. Back in the days, ano siya, rally days, may shell, syempre. Tapos, dyan din ako nag-work. Business operations. Represent na rin, Pops. Promote na rin. Sinasabi ko sa inyo, guys, no, kapag kompleto, Pops, yung chrome parts, eh, no? Mm-hmm. Ayan, guys, no? Lahat dyan, no? Kapag gusto niya ng classic car, para sa akin, Pops, ha, dapat kumpleto lahat ng yes. chrome parts, di ba? Yun yung nagpapa. Kasi ito, guys, tignan nyo sa gilid. Ha. Side profile. Pack, di ba? Chrome na chrome, eh, oh. Actually, iba dito, daya lang naman, eh. Ito, alam ko to, ha. Oh, may ganyan din ako, eh. Oo, mga ganyan. Ba't di mo lang rin nilagyan yung ganito, Pops? Hindi, dito kasi parang flat dapat siya. Ah, hindi, ito medyo round, eh, no? Tapos ito, ang alam ko hindi to proper, pero nung nakuha ko kasi, wala, okay na yan. Oo, oh, basta chrome eh, no? Yung maganda eh, nakakapanibago lang side mirror dito. Tatawa ako eh. Pops, two door, pag-usapan natin, kitang-kita, no? Check natin yung ano, upuan sa likod, no? Ito maganda dito guys, kanina sinara ko. Ayun na po, dyan na yan, oh. Ganda rin bisagra ni Pops eh, oh. Ito Pops, ganito talaga kataas upuan na ito. Upuan niya kasi, ayun, makwento ko na, yung engine ko kasi is 4G92 Doc 1.6 Mavic. Galing yun sa ano, FTO or GTO na Galant, basta sports car. Alam ko imported siya. Ito, FTO 6 to, ang alam ko, dun siya galing. So, kumbaga partner sila nung engine. Kaya hindi na rin ako nag-original seat. Pops, may umupo dito sa likod. Actually, pampiyesa nga ito. Ang piyesa, no? Ang piyesa lang. Parang sobrang liit ng space, no? Mm. Pero kasha yung minakaupo dyan. Kasha tao. Pero ang umuupo lang talaga dyan, mags. Mags talaga. Lagay na mags, eh, no? Pero ito yung gustong-gusto ko sa mga, ano eh, yung mahirap sumakay. Mag-wonder kasi sila paano sumasakay. Pakinggan yun sa guys, ha? Yung pucha na yun. Yung binabayaran dyan, Pops, no? Ito, Lancer. Yup. Ganda, no? Tip din sa mga classics, kung hindi talaga kayo makakuha ng mga new old stock, kung tinatawag nilang NOS na emblem, may mga gumagawa naman tayong fiberglass na ano. Ah, fiberglass to? Oo, oh, diba? Ito ang fiberglass, ito ang hindi fiberglass, ito ang original. Yan ang original. Tignan niyo yung fiberglass, parang ano siya. Ito yung fiberglass? Hindi, ito ang fiberglass. Ito ang rig, yung dalawa. Ito ang rig, yung dalawa. Diba, nalito ako, Pops. May mga kaibigan tayong gumagawa ng fiberglass na approved din sa quality. Hindi makahanap. Kahit mayaman ka or ano, hindi ka makahanap. Meron tayong mga quality gawa ng mga tropa. So ito pa, ito pag-usapan natin kasi dito nawari ang L-Type eh. No? Ang iconic sa L-Type, halos lahat ng rally pictures way back, talaga ang shot nila is yung likod or port ng Lancer L-Type. Yun nga, kaya naging iconic yung L-Type. Ito L-Type po. Ang ibang ganito, I lang, I. Meron sa Philippines, alam ko, walang lumabas ng I, pero meron tayong mga nag-import. I ito, isang diretso lang. Tapos yung isang Lancer is yung bar type, pahaba naman siya dito. So ito pala combination, no? Ang combination ng L tsaka bar. Ng I tsaka bar. Para sa akin, pinaka-iconic talaga L-Type kasi nga, yun, ang reference ko talaga is yung Rally Days. Rally kasi is yung Celica, Escort, tsaka L-Type, Toyota, Ford, Mitsubishi. Yun yung iconic talaga. Okay, Pops, so silipin natin makina kasi yun yung gusto ko makita eh. Silipin natin. Tapos, promote ko na rin to guys. Meron akong candy business. Check nila lang sa Facebook, Instagram. We supply sa mga parties. Alala kayo. Thank you. Okay, Pops, susilipin natin makina. Ano ba yung tsura niyan? Medyo marumi lang, ha? Ayun, oh, madumi ba yan? Ito, marumi yan. Ito yung mga linyahan, Pops, ng mga ano, eh, pahumble na hindi, car owner. Eh. Kapag linusap, huwag ka masyado lalapit. Marumi. Ayan. DIY din. May kaibigan tayo
kukulay ng valve cover. Pinadala ko sa kanya, pina-wrinkle finish ko. Tapos yun, DIY, strut bar, ako lang, oil catch can, tapos linis, hoses, inayos lang ko yung wiring. Wala, tamang linis lang talaga. Kasi pangit kasi kapag medyo umali ka buk. Tapos tip ko lang, yung mga nagre-wrinkle finish na valve cover, less maintenance. Palo-palo ka lang, tanggal ka lang ng dust, di ka na magpupunas masyado. Tingin nga ito yung tinatawag na ano. Oo nga ano, ayun pala, yung wrinkle finish pala tawag dyan. Usually sa Civic, halos lahat ng Civic nagaganto. Mura lang, ano lang, budget wise lang yan guys. So ito pa, pag-usapan natin makakainin mo kasi nakatagilid no, rear wheel drive to lumabas. Lumabas talaga siya, rear ba? And front wheel. Front wheel, oh. Ginawa siyang rear wheel para dito, pinangslalom kasi. Tapos ito, sino gumana ito, Babs? Scenario na yan, ikaw na yan. Nakuha ko na yun, may ganyan na talaga. Talagang linis lang talaga ako dyan. So ito kasi tinatawag na cold air intake guys. So, kasi pag sinara yung makina, Babs tama ba no? Mm-hmm. Pag sinara yung makina, mafo-focus nilang nakukunin, syempre yung galing sa labas. Hindi niya makukuha, halos hindi niya makukuha yung init ng makina. So ito magandang tanong, ilan tinatakbo niya per liter? Lumalaro siya ng 8. Siguro mga 7 to 8 per liter. Medyo masakit. Siguro kapag medyo... Masakit yun para sa EFI pala. Oo, oh, diba? Oh, tama. Basta sa 7 to 8, medyo masakit siya. Tapos syempre, malaro ka sa kalye. Siguro i-down mo na ng 6 kilometers per liter. Yun na ang pinaka-sure. Galit, malaro ka na nun, Pop. Oo, medyo maingay-ingay ka na nun. Pero ang tahimik ka nang mag-drive. Siguro mga 7, no? Oo, 7, 8. Kumbaga, kapag cruising ka, 7 to 8. Oh. Pag medyo may, papunta may, ka na. Ano, may kalaro, 6 talaga. Yan, yan lang, making sure lang dun sa ano. Okay, so Pop, enough tayo sa makina. Gusto ko makita ang loob eh. Kasi syempre, bihira tayo makakita ng ganitong sasakyan. Tignan natin loob, guys. Ito talaga steering wheel niyan, iba? Hindi, siya stock. Actually, kakakuha ko lang nito siguro wala pang 1 week. Ayun, para sa akin kasi pag prototipo na Momo, classic din talaga. Oo nga, no? Akala ko nga stock eh. Oo, yun. Diba? So ano meron sa interior natin, Pops? Ayun, sa interior, ang pinaka-recent ko kasi naglaki ako ng hydrovac. So yung hydrovac ko nasa loob. Teka, Pops, ba't nasa loob hydrovac mo? Hindi na siya kasha dun sa engine. Pwede ilagay dun sa right side, pero nandun kasi yung blower ng aircon, kaya hindi pwede. So yung brakes ko, pina-customize ko, pag-atak, baliktad ang ano. Ay, nakakaiba oh, nasa loob siya. Katabi ng steering wheel, yung hydrovac, ngayon ako nakakita niyan. Kaya sirato eh, kaya siratong sa dashboard ko, dapat kasi may takip pa yan katulad na ito. Okay, tama. Dapat sarado yan, kaya kita yung mga wiring ko. Tapos yun, computer box. Nandiyan na. Dapat nandito, di ba? Usually? Actually, tago. Pwede naman tago. Nasa likod ng center console, ganyan. Ayun, tapos DIY lang. Itong center console. Ito, ano itong nangyayari dito? Ba't parang may mga... Ayun. Pampakaba ba yan? Actually, push start. Nakadirekta ako. Ignition, yung fan, tsaka fuel pump nakadirekta. Tapos, yung pinakadulo ko, aircon. Yun. Ayun, puta. Paano ginagamit yan? Ayun. Kumbaga, para siyang ano... Ito, parang airplane, no? Oo, parang airplane. Cockpit talaga yan. Cockpit, eh, fuel pump. Tapos, engine start lang. Yung ulo ko, guys, nasa ano na? May aircon! Siyempre! Ano to? Daily talaga to, guys. Yan yung aircon, guys, no? Malamig, no, Pops? Malamig yung aircon ni Papi, no? Ang napapansin ko dito, Pops, medyo masikip, no? Tapa. Masikip sa'yo! Masikip sa akin! Puta. Kung nakikita nyo siya, talagang fit na. B-fit tayo guys eh, no? Budget meal lang ako eh. Saktong size ka lang, Pops. Sakto lang. Ako extra large kasi ako guys, kaya medyo masikip tayo actually, ngayon. Actually, kapag drive ko siya, hindi na siya makapag-seatbelt. Malaki talaga siya. Oo nga. Puto. Hindi ka kasi, na kasha. Hindi na ako kasha eh. Hindi, pero bearable, Pops. Oo, pare. Tsaka maganda rito guys, to. Kasi kayo, tignan mo yung tachometer, yung ano, gauge, di ba? Lumang-luma, kala mo motorsiklo eh, no? So ito, Pops, pwede ba natin drive to? Pwede naman. Subukan lang natin power, guys, no? Pwede naman. So drive natin. Sige. Nakuputa tayo ngayon sa likod, pero goods na goods, no? Pops, pa-feel naman ang ano, sinasabi mong makina natin dyan. Sige, teka. Patayin natin aircon, Pops, para solido.
Yan ang ano, yan ang turbo ng ano. Tsaka hindi matagdag, Pops! Oo, okay. Hindi matagdag, no? Naka-welye kasi. Welye pa lang. Okay, okay. Okay, guys, so, nandito tayo ngayon sa likod. And pinakita ko kanina, medyo masikip, Pops, no? Yes. Pero hindi, oh, tignan mo, oh. Parang hindi nga abot ulo ko dito. Parang mas malog nga dito sa likod, eh. Di ba? Mataas kasi upuan ko dito rin. Ah, oo nga, no? Mm-hmm. Pero yun, guys, no? Kapag kasyang-kasya na naman dito, ako, 5'10 ako, kasya pa rin naman, no? Mm-hmm. Diba? So walang problema, guys, no. Pero na madalas dito pa 's mga mugs, no. Oh, mugs talaga, walang tao diyan. Walang tao dito, no. Okay, so labas tayo, guys, labas tayo. Pops, check lang ulit natin 'yung loba kasi ilang years na 'to, Pops? Sasakyan. 45 years old. Yep. Oh. So matanda, times 2 ng edad mo, Pops. Yes. Halos. So yun, guys, so para sa 45 year old na kotse. Puto, sariwa pa yung dashboard! Wasak lang dun sa baba kasi nga sa hydro. Oh, pero kailangan, Pops, no? Kailangan basagin eh. Pero, di ba, para sa 45-year-old car, saan ka makakita ng ganyang kasariwan? Yung sa akin nga, 30 na. Yung may amoy, may ano pa eh, amoy nila lang pa rin eh. No? Kulang lang sa oras yun. Oras lang yun. Yung kay Pops, may bubble gum, no? O dahil yun dun sa ano mo? Mayroon ako scent ko. Yung favorite ko kasi yung scent na bubble gum eh. Ah, okay. Mayroon talaga. Tapos, para sa akin, mas gusto ko yung ano. Yung okay. Yung gantong type gusto ko. Ayoko nung yun nandito. Yung sinasabit. Yung basa. Oo. Ayoko nun. Eh, syempre classic na classic yan, Pops. Mas effective yung, mas effective pa sa akin. Tapos, ang tip dyan, pag two-door ka, mas maliit. Masubang ako. sabagay, di ba? Pops, salamat sa pinakita mong sasakyan. Napakaganda. Bihirang-bihira ako nakakita ng ganyang sasakyan, guys. So, thank you rin, pare, kasi isa, nag-reach out ka, syempre. Happy to help lang din sa, lalo na sa mga bata na age group natin. Oo, yung nasa age group natin, batch natin, na, alam mo, nag-strive para dun sa passion, sa interest. Oo. Pops, mga may gusto kayo shoutout, batiin. Siguro unang-una sa parent. Kasi supported talaga ako na todo. Kahit anong gawin ko sa mga classics ko, go lang sila, hindi nila ako pinagbabawal or what. And then, girlfriend ko, Jana, hello, hi. Love you. Tapos sa mga co-classics guys dyan. Kakaiba yung feeling, guys, so para akong bumalik. Actually, hindi bumalik yun, kasi 90s kid ako. Ito, 70s, guys, no? Nakatuwa lang na kasi may mga ka-age tayong nagbubuo ng ganito. Ako parang, ako proud ako na Corolla 89 ako, di ba? Hindi ko alam, may 76 pala ditong cargo, eh, no? So, yun, guys, so, if natutuwa kayo sa mga content na ganito, panoorin nyo na lang, no? Peace out!